Hola everyone, this is Jomoy's Footprints and welcome back to my YouTube channel. And in today's video guys, is going to be about YouTube. So I'll be talking about YouTube. So from travel vlogs to cooking vlogs, and now I will be talking about YouTube. So yun yung epekto ng quarantine guys. Wala tayong ganap. So kailangan may ma-upload, kaya kung ano-ano na lang yung ginagawa guys para lang may ma-upload. So nag-prepare po ako ng 10 possible questions o 10 karaniwang tanong ng mga tao na gustong mag-start ng kanilang channel o mag-start sa pagba-vlog. So if you are interested, please stay tuned. Please keep on watching. Guys, nagprepare ako ng mga 10 questions here. And simulan na natin. So, unang tanong, first question. Paano maging isang YouTuber o vlogger? So, syempre guys, magiging isang YouTuber o vlogger ka kapag may sarili kang channel sa YouTube. At nag-upload ka ng mga videos about anything, kung ano yung hilig mo. Like, for example, travel vlogs, kung hilig mo mag-travel, pwede rin namang tutorial videos, at saka your mga entertainment videos such as pranking, or magpatawa ka kung marunong ka namang magpatawa. At saka, pwede rin cooking vlogs, pwede rin i-share mo yung lifestyle mo, your talents also. Kung marunong ka namang sumayaw, pwede kang mag-vlog about sayaw. Kung marunong ka magkanta, pwede kang mag-vlog about kanta. Kung marunong ka mag-drawing, pwede mo ring mag-video ka about drawing. So, kung ano yung hilig mo guys, yun yung i-share mo. Because it's YouTube. It's about you, and you. So, just be yourself and kung anong hilig mo o passion mo, yun yung i-video mo. Dahil darating din yung araw na uunla din yung channel mo. So, just do it. So, just do it guys kung gusto mong mag-vlog. So, second question. Paano gumawa ng YouTube channel? So guys, napakadali lang po ang paggawa ng YouTube channel. First is, pumunta ka sa Gmail at mag-sign up ka dun para magkaroon ka ng Gmail account. So, pagkatapos nun, mayroon ka ng Gmail account, pumunta ka sa YouTube at mag-login ka dun. And you can start your channel by uploading your first YouTube video. So that's it. So, third question. Madali lang ba ang pagiging isang vlogger? So, guys. Sobrang dali lang niyang tingnan, guys. Pero, maintindihan mo lang na sobrang hirap niya pag nasubukan mo nang mag-vlog. So, sobrang pakapala ng mukha yung pagba-vlog, guys. Dahil kung gusto mong maging isang vlogger, dapat makapal yung mukha mo. Kung gusto mong maging vlogger, so, dapat matibay yung loob mo at hindi ka madaling sumusuko dahil yung pagba-vlog, hindi po siya instant success na magkakapera ka agad kung pera lang yung habol mo, guys. Dahil kung pera ang pag-usapan, sobrang tagal pa noon. Okay. Para lang sa mga artista na kilala na at unang upload pa lang nila is nag-viral na agad yung mga videos nila at sobrang agad-agad ang dami na ng mga subscribers nila. Tayong mga ordinaryong ano lang, YouTuber, sobrang hirap i-build ng channel, guys. So kailangan talaga ng tibay at hindi sumusuko agad. Pang-apat na tanong. Kailangan ba ng mamahaling camera para pang-vlog? So guys, ang sagot is hindi. Ang kailangan mo lang is, kung yung phone mo may camera na, that's enough guys.
dahil nagsisimula ka pa lang, hindi mo kailangang mag-invest agad ng mamahaling camera, guys. Tsaka na kapag nagkakasahod ka na sa YouTube, pwede ka na mag-invest. Pero kung mayaman ka naman, guys, sobra-sobra yung pera mo at ma-afford mo yung mamahaling camera, why not? Pwede, pwede talaga. Pero pag medyo hirap ka, pwede namang gamitin mo. Kung merong camera yung phone mo, yun na lang yung gamitin mo, guys. So, marami namang mga tao na nanonood ng mga videos, hindi nila inintindi yung quality ng videos mo. So, nasa sayo pa rin yan kung manonood pa rin yung mga tao kung nai-entertain sila sa'yo at saka may natutunan sila sa'yo, manonood pa rin sila. It doesn't matter kung maganda yung quality ng videos mo or not. Fifth question, paano magkakapera sa YouTube? So guys, magkakapera ka sa YouTube kapag ang channel mo is monetized na, meaning may ads na. So, sixth question, kailan magkaka-ads ang mga videos ko? So guys, magkakaroon ng ads yung mga videos mo kapag na-approve na yung YouTube channel mo sa YouTube Partnership Program. So seventh question, paano at kailan mamomonetize ang YouTube channel? So guys, si YouTube, meron silang requirements na dapat mong ma-comply para ma-monetize yung YouTube channel mo. First, 1K subscribers, and second, 4,000 public watch hours. So, dapat maabot mo ito within 1 year, dahil pag hindi mo maabot yung within 1 year, yung 4,000 public watch hours is mababawasan yung watch hours mo, dahil yung mga videos mo na nag 1 year is ma-deduct siya, guys, dahil hindi na siya counted. So within 1 year dapat ma-meet mo na yung requirements ni YouTube, and pag na-meet mo na yung requirements ni YouTube ay magkaka-receive ka ng email galing kay YouTube na pwede ka nang mag-apply for monetization. So sa akin, guys, mga nung nag-apply ako is 3 days lang nag-reply agad sila sa email ko na your channel has been approved to YouTube Partnership Program. At during that day is nagkaka-ads na yung mga videos ko. So, pang-8 tanong, paano ma-reach ang 1K subscribers at 4,000 public watch hours? So guys, so based on my own honest experience is nasubukan ko talaga yung pakikipag sub to sub. So yung first 1,000 subscribers ko is galing siya sa sub to sub. Dahil maraming small YouTubers gaya natin na gustong maabot yung 1K subscribers. So bawat isa is nagtutulungan, guys, dahil hindi naman po tayo gaya ng mga artista na kilala na at madali lang sa kanila na magkaroon ng maraming subscribers. So guys, when I reached the 1K subscribers, ay tumigil na ako, guys, at nag-focus na ako kung paano ko maabot yung 4K public watch hours, dahil sobrang hirap niya, guys. Kung gaano kadali yung maabot yung 1K subscribers is sobrang hirap din maabot yung 4,000 public watch hours. So, nung time ko is nagkataon lang na lockdown, and I took advantage on that. Walang trabaho yun dahil lockdown. So, nasa bahay lang and maraming time para mag-isip at gumawa ng video. So, sa loob ng 2 buwan is naging consistent ako sa paggawa ng videos. So yun, dahil tayong mga small YouTubers lang yung nagsisimula pa lang at hindi pa na-meet yung requirements, dapat kumaari daily vlogs yung gawin natin dahil may oras tayo na dapat maabot within 1 year. So I took advantage of the lockdown and I spent it wisely, and nanood ako ng mga YouTube tutorials. Pinag-aralan ko talaga yung YouTube, guys. At
nanood din ako ng mga shared experience ng mga small YouTubers dati at ngayon is successful na, kung paano nila na-reach yung 1K subscribers at 4,000 public watch hours. Meron akong isang vlogger, guys, na yung sinabi niya is dapat magkaroon ka ng viral videos. So, magkakaroon ka lang ng viral videos if makikitrending ka, guys. For example, trending yung Manila Bay White Sand. So, dapat ka rin gumawa ng videos about Manila Bay. Or kung sa artista naman, Janela Salvador, buntis. So, dapat ka rin gumawa ng videos about Janela Salvador. Yeah, pag sinearch nila yung trending na yon, is may chance na lalabas din yung videos mo and may malaking chance na panoorin din nila yung videos mo. So, that's it. Kailangan makitrending. So, dapat sa ating mga small YouTubers, dapat nating pag-aralan talaga yung YouTube at makinig tayo sa mga advice ng mas nauna pa sa atin. Dahil sobrang laki ng tulong, guys. Dahil ako, kung hindi ako nakikitrending, siguro, guys, hanggang ngayon, hindi pa monetize yung channel ko. So, makikitrending ka lang, guys, kung gusto mo talagang umangat agad yung YouTube channel mo. Kung gusto mo talagang ma-monetize agad. So guys, nung nagkaroon ako ng viral videos, is umangat din yung subscribers ko, guys. From 1K subscribers to 7,000 subscribers. So natutunan ko, guys, na hindi mo kailangang makipag-sub to sub. Kailangan mo lang mag-upload ng mga videos dahil pag karoon ka ng viral videos ay aangat din yung subscribers mo, guys. So, I'm proud na yung 6,000 subscribers ko is voluntary talaga silang nag-subscribe sa channel ko. At hindi sila nag-subscribe dahil nag-subscribe din ako sa kanila. So, that's it, guys. Just focus on making videos kasi aangat din yung subscribers mo. 9 questions. So, pang siyam na tanong. Ilang views kailangan para mabayaran ka YouTube? So, ito yung pinaka basic na tanong ng mga kilala ko. This question is applicable for monetized channel only dahil hindi ka naman babayaran kapag hindi pa monetize yung YouTube channel mo. So guys, depende po, walang fixed amount yung equivalent ng per views. Mas malaki siguro kung marami kang viewers at hindi sila nag-skip ng ads dahil doon kumikita yung mga YouTubers. Pero based on my revenue, napansin ko na sobrang hirap maabot yung $1, guys. Dahil konti rin naman yung mga viewers ko. Siguro yung mga big YouTubers, malaki siguro yung kita nila. So, wala talagang equivalent yung per view. So guys, pang sampung tanong. Saan at paano makuha ang YouTube sahod or YouTube sweldo? So guys, hindi po si YouTube ang nagsasahod ng mga YouTuber. So, pag na-monetize na po yung YouTube channel mo, kailangan mong gumawa ng Google AdSense account dahil si Google AdSense ang magsasahod sa'yo. So, kailangan mong i-link yung YouTube channel mo sa Google AdSense. So, guys, if may ads na po yung YouTube channel mo at may Google AdSense ka na, is dapat mong buuuhin yung $10 threshold para mapadala ni Google AdSense ang Google AdSense pin mo. Dahil automatic niyang ipapadala yon pag naabot mo yung $10 threshold. Si Google AdSense, guys, ay magpapadala ng Google AdSense pin sa'yo. Personal na ipapadala niya ito at hindi through email dahil gusto niyang i-prove na isa kang tao talaga at hindi ka isang robot. So, ang Google AdSense pin ay
sobrang importante, guys, dahil yan yung key mo para ma-verify yung address mo at makaka-claim ka ng YouTube sahod mo. So, pag sakaling hindi mo na-receive within after 2 weeks or 1 month, pwede kang mag-request up to 3 times. Pero pag nakatatlong request ka na, hindi mo pa rin na-receive, merong last option na ibinigay si Google AdSense. So, kailangan mong mag-manual verification ng address mo. So, kailangan mong mag-send sa kanila through email ng IDs mo, especially government IDs. At dapat din sa IDs mo, yung address na nakalagay doon is coincide sa address na fill up mo sa Google AdSense. So, yun guys. If ever na hindi mo ma-verify yung address mo within 4 months siguro, since na-approve yung YouTube channel mo, is mawawala na yung mga ads sa YouTube mo. Pero pag na-verify yung address mo, guys, pwede mo nang ma-claim yung YouTube sahod mo, pero pag umabot lang ito ng $1 threshold, dahil iyon lang po yung minimum na pwede mong ma-withdraw, yung $100. So, yung sahod ni YouTube is, I think, every 21 or 22 of the month. So, yan guys, yung minimum is $100. Pero pag hindi mo siya maabot within a month, is pwedeng next month mo na siya claim hanggang mabuo mo yung $100. So, ang sahod sa YouTube is makiklaim mo through payment methods na pinili mo. Pwedeng Western Union, pwedeng bank to bank, at pwede rin namang through check. Siguro ipapadala nila yung check, guys. So, magdepende yan sa payment method na pinili mo. So, that's it, guys. I hope you enjoyed my videos, and I hope na nasagot ko ng mabuti yung mga possible questions ng mga gustong magsimulang mag-vlog o yung mga kagaya ko na mga small YouTubers. And yung mga sagot kong yun, guys, ay based lamang po sa mga own experience ko, at hindi naman po tayo minsan parehas ng mga na-experience. Siguro sa inyong side is madali nyo lang nakamit yung tagumpay sa YouTube. So, sa akin, guys, sobrang tagal ko. So, guys, kung gusto mong magsimulang mag-vlog, is gawin mo na siya ngayon, guys. Masasanay ka rin naman. Kung yung problema mo is nahihiya ka na magsalita sa harap ng camera, is darating din yung araw, guys, na masasanay ka rin. So, hindi ka masasanay pag hindi mo sinimulan, guys. Sa side ko, is hanggang ngayon naman, is kinakabahan at nahihiya pa rin ako. At sobrang dami ng mga cuts ng videos. So, sobrang daming mistakes, guys. Pero, walang progress, guys, kung hindi ka naman magpra-practice. Pwede rin namang mag-practice ka, pero hindi mo i-upload. Pwede rin namang i-upload mo. So, that's it, guys. I hope you learned something in these videos, and I hope na sagot ko ng mabuti, guys. Dahil, my own opinion lang po yan. So, that's it. I hope you enjoyed watching, and please hit subscribe if you haven't subscribed yet, and please turn on your notification bell so that you will be notified kung mag-upload ako ng next videos, guys. So, thank you for watching!